ilang mga celebrities nagluluksa sa pagpanaw ni Jovit Valdivino. Ilang mga celebrities ngayon ang nagdadalamhati, isa na rito si Marcelito Pomoy sa kasamahan sa showbiz at music industry ni Jovit Valdivino sa kanyang biglaan at maagang pagpanaw. Sa isang Facebook post, inihayag ni Marcelito ang kanyang paghihinagpis sa pagpanaw ni Jovit na isa umano sa una niyang naging kaibigan sa showbiz at sumuporta sa kanya sa kabuuan ng kanyang PGT journey. Ibinahagi rin ni Marcelito na bago bawian ng buhay, ang kaibigan bandang alas 4 ng madaling araw, December 9, ay tumawag pa raw siya sa pamilya nito at nakipag-video call. Ani ni Marcelito, "Pare Koy, 3:33 this morning, pinipilit ka pa naming kausapin at gisingin baka magmilagro pa. Sobrang sakit mawalan ng isang kaibigan. Ikaw yung taong unang sumuporta sa laban ko sa PGT. Pahinga ka na. No more pain, Pare Koy. Isa kang tunay na kaibigan. Hinding-hindi kita malilimutan." Ekwinento rin niya na ganyang pinuntahan si Jovit mula nang isugod ito sa ospital. Ayon pa kay Marcelito, kinausap pa raw niya ang pamilya ni Jovit tungkol sa plano niyang gumawa ng benefit concert para makalikom ng pera para rito. Sa huli, muling nanawagan ng tulong si Marcelito para sa naiwang pamilya ni Jovit. Anya, "Sa mga nasa US at ibang bansa, ang kaunting tulong para sa pamilya ni Jovit ay isang malaking tulong na para sa kanila. Ito po yung Zelle account. Pwede nyo i-transfer dito. Tapos ipapadala natin sa pamilya." Pumanaw si Jovit sa edad na 29 dahil sa aneurysm. Matatandaang si Jovit ang tinanghal na grand winner ng PGT Season 1 noong 2010. Samantalang sa sumunod na taon ay itinanghal naman si Marcelito bilang grand winner sa ikalawang season nito. Nagbahagi rin ng pamilya ni Jovit Valdivino ang isang pahayag tungkol sa biglaang pagpanaw ng Pilipinas Got Talent 2010 Grand Champion ngayong araw. Ang pahayag na ito ay inilabas ni Jerry Tilan, former handler ni Jovit Valdivino sa Star Magic. Ayon sa mga magulang ni Jovit Valdivino, na sina Hilario Lari at Cristita Valdivino at kasintahang si Camille and Miguel sa aming personal na pagbisita sa ospital noong December 6, 2022, siya ay nagpapagaling ng isang linggo na may mga gamot sa pagpapanatili ng hypertension, pahayag ni Jerry Tilan. Nung nakaraan lamang ay pinabawalan si Jovit ng kanyang doktor na huwag muna itong kumanta habang nagpapagaling. Ngunit naimbitahan si Jovit sa isang family friend upang mag-perform sa Batangas. Payo ng doktor na huwag kumanta habang nagpapagaling. Knowing Bondoy o Jovit, he gave in to clamor of the crowd. Kinanta niya ang tatlong matataas na kanta kasama ang Faithfully by Journey. Hingal na hingal siya sa pangatlong kanta. Makalipas ang isang oras habang nakaupo ay umaagos ang kanyang laway. Pagkatapos ay sinugod siya sa pinakamalapit na ER sa Nazareth of Jesus Hospital noong December 3, 2022, bandang alas 10 ng gabi, ani ni Jerry Tilan. Nakita sa CT scan ang namuong dugo sa utak, sign ng aneurysm. Siya ay nakumato sa loob ng 5 araw. Ang aming pinakamamahal na si Jovit Valdivino ay pumanaw ng alas 4 ng madaling araw, December 9, 2022. Siya ay 29 na taong gulang, ani ni Jerry Tilan.